Ang sa araw na ito ay ang minamahal nating pari, Reverend Father J. Francis Flandes, SVD. Magsitayo po ang lahat at samahan natin ang koro sa pambungad na awitin. Ating banal pagdiriwang ating isama ang misa para sa karawan ni Michelle Bumidang at sa kaluluwa ni na Giancarlo Felicidad. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa pagbabagong anyo ni Jesus, ipinakita niya na ang liwanag ng kanyang kalwalatian ay nagmumula sa pagtanggap niya sa lahat ng paghihirap at pag-uusig alinsunod sa mga nasusulat sa aklat ng mga propeta at ng batas. Katulad ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus na siyang nagdulot ng kanyang kalwalatian, mamulat nawa tayo sa katotohanan na ang mga pagsubok sa buhay ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at pag-asa. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili sa banal na pagdiriwang. Tumahimik muna tayo sandali at sa katahimikan. Hingin natin sa Panginoon ang kapatawaran sa nagawa nating mga kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inuutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa paglilisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Ginantimpalaan ng Diyos ang pagsunod ni Abraham sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ni Isaac. Bukod dito'y pinagpala ni Yahweh ang lahi ni Abraham. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon, wika nito, akong Panginoon, ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kung nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Ikalawang pagbasa. Hindi ipinagkait ng Diyos ang buhay ng kanyang anak upang iligtas ang tao sa kasalanan. Ang pagpapakasakit ni Jesus ay tanda ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ay ang nagpapawalang sala sa kanila.
Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Salita mo'y tanglaw ng buhay ko at ilaw sa aking landas. Salita Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Anupat walang sinumang makapagpuputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guru, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ang sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat para sa humiliya. Sa ikalawang linggo ng Kwaresma, tayo po ay pinaalalahanan sa kahalagahan ng panalangin prayer. Diba sa start of Holy Week, sa start the season of Lent, yung pinaalalahanan tayo, yung tatlong pillar, no? Mahalaga sa ating spirituality, prayer, fasting, at saka alms giving. Ano yung tatlo? Prayer, fasting. So ngayon naman about prayer. Si Jesus ay pumunta sa bundok ng Mount Tabor at actually ang kanilang destination sa Jerusalem. Bago papunta ng Jerusalem kasi alam ni Jesus yung kanyang final mission, the crucifixion. At dumaan muna siya sa Mount Tabor para magdasal, para makayanan yung kanyang mission. At doon nga sa Mount Tabor, habang siya ay nagdadasal, ay nangyari yung pagbabagong anyo, the transfiguration. So ang punto pala dito na ang panalangin can transform us, can change us. No? Habang si Jesus ay nananalangin, nabago, no?
may transfiguration. So that reminds us, prayer can transform us. Kung meron tayong problema, puno ng takot, no, nangamba, magdasal. Because prayer can transform us. Dahil sa panalangin, we are connected with God, the source, our power, our strength. If we are connected with God, it will change us. That's why sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? If God is with us, who can be against us? No? And that is the power of prayer. We are in union, connected with God sa prayer. And prayer can strengthen our faith. No? Dahil sa panalangin, ang susundin natin ang kalooban ng Ama. Diba? Sa panalangin, we follow the will of God. And that's why faith, it will strengthen, prayer strengthen our faith para tanggapin ang kalooban ng Ama. Diba? Si Moses, a father of faith, at yung kanyang inuutos niya, si Abraham, Abraham, ialay mo yung kaisa-isang anak mo, the only son. Okay? Masakit yun. Diba? Ialay mo. At remember, ito yung kanilang pangarap, magkaanak. It was already advanced in years that Sarah was got pregnant. At ito nga, kaisa-isang anak, ialay. Kung kayo si Abraham, ialay ba yung kaisa-isa mong anak? Kaya mo ba yon? Baka pwede pa, Lord, asawa na lang, Lord. Kaisa-isang anak, minamahal niyang anak. Pero alam naman natin yung story to test the faith of Abraham. Ang loyalty pala ni Abraham ay sa Panginoon, hindi sa tao. That's why handa niyang isakripisyo ang kanyang pamilya para lang sa Panginoon. Diba? May sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, if you love father, mother, sister, brother more than me, you are not worthy of me. Dapat ang number one na mahalin natin si Lord, hindi yung tao. Kasi pag ang tao ang number one mahalin, baka lumalabag tayo sa batas ni Lord. Pero pag si Lord ang number one na mamahalin, maski nahirapan tayo, may problema sa pamilya, hindi ka gagawa ng masama para lang ma-solve financial yung problema ng pamilya dahil ang number one na mahal mo, si Lord. Pag ang tao ang number one ang mahal mo, then baka gumagawa tayo ng mga bagay na labag sa batas sa kalooban ng Panginoon. So makita natin yung loyalty, no, ni Abraham. At nakita ng Panginoon ang kanyang loyalty. Si Abraham ay pinagpala, akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait ang iyong kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Because Abraham was so generous, faithful to God, binibless si Abraham. Okay? And that is the power of faith na handang i-offer lahat para sa Panginoon. Okay? At doon naman sa transfiguration, may dalawang characters na nagpakita, nakipag-usap kay Jesus. Sino tong dalawa? Moses at saka si Elias. Si Moses, yung representative of the law. Saan binigay yung commandments? Saan? Kanino? Kay Moses. No? Doon sa, okay? So, binigay kay Moses. No? So, ibinigay yung 10 utos kay Moses. Si Elijah naman, Elias, siya yung representative ng mga propeta. Mouthpiece of God. Okay? Diba sabi ni Jesus, I came to fulfill the law and the prophets. That Jesus is the fulfillment of the law. Akala ka sila before, basta sumunod, lalo na mga Pariseo, the Pharisees, no? They just follow the law. Yun ang kaligtasan. But sinabi ngayon, ang kaligtasan walang iba kay Jesus. That's why yung kanyang crucifixion, yung Calvary, yun ang kaligtasan. Naligtas tayo dahil sa pagmamahal ng Panginoon. At suklian natin yung kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. So ang pagsunod sa batas, dapat sumunod ako sa batas para maligtas ako. Naligtas na tayo ni Lord. Sumunod tayo sa batas, pasasalamat na yan kay Lord.
nag-serve tayo, pumunta tayo sa gawain, pasasalamat na yan kay Lord. Dahil binibless na tayo ni Lord. Dapat hindi pupunta ko ng gawain kasi may hihingin ako ni Lord. What if hindi ibigay ni Lord? Ayoko nang pumunta ng psycho. Layo. Nandito tayo, number one, pasasalamat na yan. Ibibigay ni Lord lahat yan. That's why we need to nourish our faith. Diba? Seek ye first the kingdom of God and everything will be added unto you. Ibigay ni Lord lahat. Pag-unahin mo si Lord, ibibigay ni Lord lahat sa'yo. Okay? That's why Moses and Elijah, Jesus is the fulfillment of the law and the prophets. So wala nang ibang pakinggan natin. Si Lord na yung pakinggan. Sabi nga dito sa may tinig, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pakinggan natin ang turo ni Jesus. Of course, yung bata si Moses, importante yan, yung propeta, pero si Jesus na, no? The fulfillment of the law and the prophets. That yung loyalty natin, nandun na, nasummarize na ni Lord. Diba? Yung 10 utos, sinasummarize. Love God and love of neighbor. Love God and love of neighbor. Yun, nakita nina Pedro sa sobrang tuwa ni Pedro kasi preview ngayon, no? Yung kanyang transfiguration, parang feeling ni Pedro, ang saya, Lord. Parang heaven na dito, Lord. Dito na lang tayo, Lord. Gagawa kami ng kubo, Lord. Isa sa'yo, isa kay Moises, isa kay, dito na tayo, Lord. Pero alam naman natin the story na bumaba pa rin sila para harapin ang kanyang mission. Hindi siya nanatili doon sa masaya. Hinarap niya yung realidad. And that is also a reminder for us, no? Na yung realidad natin, harapin natin. Huwag kang manatili sa cloud 9. Dapat harapin mo. Sarap naman dito, no? Dito na lang ako sa Hong Kong. Harapin mo yung pamilya mo. Maski problemado yon, yon ang mission mo. Dito lang ako, ayoko na uuwi sa amin, no? But nandito tayo, temporary. But our mission, our family, our community. Okay? Ganun din sa community, hindi perfect, sometimes may mga problema, no? But yon ang mission mo. Pag may problema, huwag mong talikuran. Ibig sabihin, tinalikuran mo ang mission mo. Paano kalalago ang pananampalataya mo pag tinatalikuran mo ang mission mo? What if tinalikuran ni Abraham, Lord? Huwag yan, Lord. Mahirap naman yung mission na yun. Lord, ialay yung anak. What if tinalikuran ni Abraham? Hindi pagpalain si Abraham. Pag tinalikuran mo yung problema mo, hindi tayo pagpalain ni Lord. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, harapin mo ang mission mo. Pagpalain ka ni Lord, pag hinarap ang mission. Okay. That's why si Abraham, pinagpala. Masakit yun, di ba? Masakit yun. Pero handa pa rin, hinarap. Okay. Pag-harapin natin yung mission, kasama natin si Lord dahil sabi ni St. Pablo, if God is with us, who can be against us? Magtagumpay tayo. May tagumpay pagkasama si Lord. So huwag kang matakot na harapin ang mission. Sometimes yung mission natin, baka sa community, sa provincial group, baka yung kasamahan mo, mission mo yan. Dahil siya ay consummation, mission mo yan. Diba? Pag consummation, mission mo yan. Okay? So, just like Abraham na magpakumbaba. Sometimes our pride, our ego, it hinders us, no, to do the mission God entrusted to us. Okay? So, that's why. And then, the more we pray, sabi nga dito, that the more we pray, the more we discover our identity. Diba? Sabi dito, ito ang minamahal kong anak. Yung identity, beloved. No? That the more we pray, the more we know our identity na mahal pala tayo ni Lord. That we are created in the image and likeness of God. Okay? And so, sa ating banal na Eucharistia, we ask the grace of God to strengthen our faith. Faith na handang harapin ang mission. Dahil ang pananampalataya,
ay hindi lamang sa ating community, sa loob ng simbahan, ang tunay na pananampalataya ay handang magmisyon. Because yung ating pananampalataya, ito yung gift that we can offer to our brothers and sisters. Amen. Magsitayo, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan-tawi siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinahayag sa atin ang Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung harapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng Kanyang Anak. Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, dumalangin tayo, Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari at relihiyoso at relihiyosa, ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naghihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan, at mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinabayaan, at mga nangungulila upang umiral sa kanila ang tibay ng loob at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumago nawa tayo at alagaan ang bawat isang El Shaddai community sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi tayo madaig ng kamatayan at manatiling mapayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay at mamamayani nawa ang paggalang at karapatang punda sa bawat sulok ng daigdig. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ating sariling, ipanalangin natin ang sariling panalangin. Manalangin tayo. Panginoon aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo po kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan, paghahain ng alay. Sa pagpapala mo, tandaan.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kaluna ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ng lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan,
hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alaga at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Cardinal Stephen naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang alat mo.
dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa nagkakasala. Amin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito ang anak kong mahal na aking kinalulugdan ng buo kong kalooban. Siya ay inyong
pakinggan at sundin sa pangangaral. Oh.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa karekta ng kalangitan. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Prayer for the Holy Souls. Eternal Father, I offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, for those in my own home and in my family, amen. At bago po ang pagbabasbas, atin pong pasalamatan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai sa mga pagpapala at grasyang tinanggap natin sa banal na misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong angkan, pakundangan sa pag-ibig ni Hesus Kristo, na hindi tumatangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan kahit sa krus. Siya ay mamatay ngunit ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Oh.